Sa mga balitang mayroong pag-asa, mga programa ng Adventist World Radio naging pangunahing paraan ng pag-abot sa mga tao ng mga care groups sa Northern Luzon Mission. Isang linggong pangangaral ng mga care groups sa Eastern Laguna District, umakay sa 50 tao na magpabautismo. Pagtatalaga ng bagong baptistry ng Lumban Seventh-day Adventist Church, isinagawa kasabay ng pagbabautismo sa mga taong nahikayat buhat sa pangangaral ng Women's Ministry ng Simbahan. Health and Bible Seminar, naging daan sa pagbabalik buhay ng isang Seventh-day Adventist Church sa Bungabong Oriental, Mindoro. South Occidental Mindoro, 1 District Adventist Youth, masayang muling magkakasama sa retreat makalipas ang 2 taon. Sardonyx Pathfinder Club ng New Princesa Seventh-day Adventist Church sa Palawan, nakiisa sa pagdiriwang ng World Pathfinder Day ngayong taon. Adventist Teacher sa Southern Luzon Mission, sumailalim sa Level 9 Children's Ministries Leadership Certification. 2 araw na medical mission, isinagawa ng mga Adventista sa Kalintaan, Matnog, Sorsogon. South Taguig District Health Ministries at Adventist Community Services nagsagawa ng Health Expo sa Banay Street, Lower Bikutan, Taguig bilang paghanda sa gagawing pangangaral doon. Mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming maghatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Umabot sa mahigit 500 tao ang naihatid sa pagpapabautismo matapos ang Adventist World Radio Care Group Harvest sa Northern Luzon Mission. Doon, kasama ng Care Group Ministry ang AWR Radio Program sa pagiging pangunahing paraan ng mga Adventista sa pangangaral at pag-abot sa mga tao. Ang balitang hatid ni Sam Hilvano. Isa sa mga proyekto na hinanda ng AWR Asia Pacific Region para sa taong ito ay ang Asia for Jesus 2022. At hikain na ito na maabot ang mga tao para kay Jesus. Kaya naman sa pagtutulungan ng Adventist World Radio at NDRIEL Department ng Southern Asia Pacific Division, kasama na rin ang North Philippine Union Conference, napili ang Northern Luzon Mission na kung saan dito inilunsad ang isang AWR Care Group Ministry. Ang AWR o Adventist World Radio ay naging epektibong paraan at pangunahing medium ng mga care group sa pagbibigay gabay at sa pangangaral sa ating mga kapatid patungkol sa banal na kasulatan at mabuting pabalita. Gaya na lamang ng pagkakaroon ng daily broadcast bago ang bautismo kasama si Pastor Ronald Robin na nagsimula noong September 19 hanggang September 24 na kung saan siya ay nagbahagi ng mga mensaheng labis na kapupulutan ng aral at inspirasyon. Ito ay pagpapakita din sa pamamagitan ng AWR ay maaari nating himukin ang ating mga kapatid sa pakikilahok at pagpapalago ng gawain ng Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat sa gawain na ipinagkatiwala sa atin at malaki po ang papel na ginagampanan ng Adventist World Radio sapagkat dito sa Northern Luzon Mission ay isa sila sa pinakamaraming community radio. At ang ating mga care group, sila ang naging vehicle din para itong ating mga interest ay mabible sadihan, mapalo up sa pamamagitan ng pakikinig ng mga radio broadcaster natin from AWR. Tayo nagpupuri sa Panginoon na marami tayong nabautismuhan, tumanggap sa ating Panginoon. Ang success ng care group na ito ay matatamo natin dahil sa tulong ng banal na Espiritu. At ang Care Group Ministry, ito yung kasangkapan na kung saan ang ating evangelism, nurture at reclamation ay nakasalalay. Sa buong union natin, ito yung instrument na ating gagamitin upang mapalakas at mapasigla at mapalago natin ang ating iglesia. Kaya naman, bunga ng matagumpay na AWR Care Group Ministry at iba pang mga care group at sa pagpapalat direksyon na rin ng Panginoon, umabot ng 511 ang mga tao mula sa iba't ibang distrito na bumubuo sa Northern Luzon ang nihatid sa pagbabautismo
at tuluyan na nilang buong pusong tinanggap ang panibagong buhay kasama ang Diyos. Gaya na lamang ni Sister Chanel na tampok ang kanyang kwentong pag-asa. Ngayon po na nababtize po ako is talagang binigay ko po yung self ko, my mind, my soul, and my heart po kay Jesus Christ na sana po is na-renew na po ako and ang tinatanggap ko po siya na be my savior. Ito ay isang patunay na mas lalo pang dumadami at patuloy pang lumalawak ang naaabot ng Adventist World Radio. Kaya't hinihikayat ang bawat isa sa atin na patuloy na sumuporta at ugaliing makinig sa AWR para kahit sa amang panig ng mundo ay ating maaabot ang ating mga kapatid para kay Jesus. Mula dito sa Lawag City, Ilocos Norte, layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa sa Milvano para sa Hope Today, NPUC News. Tagumpay ang pangangaral na pinangunahan ng mga care groups sa Eastern Laguna District. Matapos ang isang linggong care group evangelism, 50 tao ang kanilang nahikayat na tanggapin ang Diyos at magpabautismo. Nagbabalita si Leia Antoinette Balgua. Nandito tayo ngayon sa Barangay Makatad Eco Park, Siniloan, Laguna upang saksihan ang nagaganap na pagbibinyag. 50 mga katao na bunga ng Care Group Evangelism dito sa Eastern Laguna District ngayong September 24, 2023. Naganap ang unang gabi ng nasabing evangelism noong 17 ng Setyembre sa pangunguna ng mga lider ng care groups kasama si Pastor Ernel Garzula na siyang nangasiwa sa Iglesia ng Kapatalan. Nagkaroon man ng pabugso-bugsong ulan ay hindi ito naging hadlang upang mas masidhing ipabalita ng mga kapatid ang mga aral mula sa banal na kasulatan. Sabi ko sa mga kapatid ay hindi ko kakayanin na mag-isa. Kinakailangan tayo magtutulong-tulong. Inilingin ko sa mga kapatid ay lahat tayo gagawa kasi hindi ko lahat madadalaw. Kaya ang mga kapatid ay nag-involve yung kanilang mga interes, sabi ko ay inyong akitin. Kasi sa karamihan ng mga pangaral ay kakunti ang umaatin. Kaya dapat ang mga kapatid ay mayroong bawat isa ay isa at tututukan. Kayo ang susundo, kayo ang lalapit dyan para sila ay manatili na nakikinig. Napakaganda na naging bunga. Akala ko nga ang mabibinyagan isa lang. Pero nakita ko na talaga ang mga kapatid ay nagkaisa. Kaya naging maganda ang resulta ng aming Nakapanayam ng aming grupo ang ilan sa mga bagong kapatiran mula sa Santa Maria at kanilang kwento sa amin kung paanong nabago sila sa programang ito ng mga Seventh-day Adventist. Being a new member of the Seventh Adventist, I learned something, especially the Sabbath day and the Domingo day. We practice the Domingo day as a our rest, but I learned that it was a Sabbath day, so I'm willing to be a member of the Adventist. Itinataas ng mga kapatid ang kapurihan sa Panginoon dahil mula noong Enero ay higit 160 na ang total number of baptism sa distrito. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Leia Antoinette Balgua, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Umakay sa mga tao na magpabautismo ang pangunguna ng Diyos sa isang linggong pangangaral ng mga kababaihan ng Lumban Seventh-day Adventist Church. Doon ay sinundan ng baptism ceremony ang dedication program para sa bagong baptistry ng kanilang simbahan. Tungayan ang kanilang nagtatagumpay na gawain at paglilingkod sa balita ni Allison Año Nuevo. Walang mapagsigla ng kaligayahan ang mga kapatiran ng Lumban SDA Church sa pagtatalaga ng kanilang baptistry kasabay ang pagbabautismo ng 5 kaluluwa na tumanggap sa ating Panginoon. Matapos ang isang linggong pangangaral sa Iglesia ng Lumban sa pangungunan ng Women's Ministry mula September 18 hanggang September 23, ay matagumpay itong nagtapos na may 5 katao na naakay sa paanan ni Kristo. Bago maganap ang baptism, ay nagkaroon muna ng pagtatalaga sa kanilang baptistry na sa kauna-unahang pagkakataon ay nagamit mula nang ito'y matapos sa pagsisikap ng mga kapatiran na tulong-tulong na gumawa nito.
Naging officiating minister sa nasabing pagbibinyag at pagtatalaga si Pastor Jubilee Estrada, ang executive secretary ng South Central Luzon Conference. Buong-buo rin ang suportang ibinigay ni Pastor Franklin Gutierrez ang kanilang district pastor sa nasabing gawain ng iglesia. Kami po ay masayang masaya sa hapong ito sapagkat kami ay muling nakaranas naman at nakakita ng mga mukhang masasaya sapagkat ang reaping campaign ng mga women's ay nagkaroon ng bunga. Kaya kami po ay masayang masaya dito. Po ay nagpupuri sa Panginoon na naging kabahagi ng bautismo ngayong hapon dito po sa Iglesia ng Lumban. Nalaman ko po na ang mga kababaihan ay nagkaroon ng pangangaral at ito nga po ay nagbunga. Tunay po na napakabuti ng Panginoon, may bagong baptistry ang Iglesia ng Lumban. Mga minamahal na mga patid, atin pong ibalik sa Panginoon ang papuri sapagkat siya po ang may akda sa lahat ng bagay nito. Maraming salamat at happy Sabbath po sa inyong lahat. Naging pagpapala sa mga kapatid ang pagsuporta sa gawain kung kaya't magpapatuloy ang kasikasigan nila sa pag-akay sa kanilang komunidad sa paanan ni Kristo. Layunin ang maghatid ng balitang may pag-asa. Mula sa Central Laguna District ng South Central Luzon Conference, ito po si Allison Viennaburn D'Anyonuevo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. 10 araw na Health and Bible Seminar ang isinagawa sa Barangay Mapang, Bungabong Oriental, Mindoro noong September 4 to 16 ngayong taon. Kabilang sa pangunahing layunin ng pangangaral ay ang maibalik ang dating sigla ng Adventist Church doon na matagal nang nanlulupaypay. Ang pagtatagumpay ng kanilang hangarin, balitang hatid ni Jabez Francisco. Upang muling buhayin ang minsan pa'y nanlulupaypay na bahay-sambahan, naging matagumpay ang pagsasagawa ng Bible and Health Seminar sa Barangay Mapang, Bungabong Oriental, Mindoro noong ika-4 hanggang ika-16 ng Setyembre taong kasalukuyan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. 8 taon na ang nakalipas ng huling sambahan ang bahay-sambahan na ito dito sa Barangay Mapang, Bungabong Oriental, Mindoro. Ngunit sa tulong at biyaya ng Panginoon ay muling nabuhay ang bahay-sambahan na ito. 16 yung kauna-unahang nabinyagan ito. Pang na ito, bagamat may tumatayo na pinakang elder ang kasawi ang palad lang doon ay hindi siya marunong bumasa at sumulat. Yung pinakang elder na tumayo dito. Kaya naasa din lamang sa mga dumadalaw. Yun, ang pating nawawala ang mga kapatid. Purihin na lang ang Panginoon sapagkat ngayon ay pinanukala ulit ang distrito na buhayin ang kalooban ng ating mga kapatid dito at ipagpatuloy na ang regular na pagsamba dito tuwing Sabado. Matapos ang 2 linggong pangangaral, nagbunga ito ng 5 mga bagong kaanim na iglesia na tinanggap ang ating Panginoon na bilang kanilang dakilang tagapagligtas. Leo, nakinig ako sa mga one pastor, kaya ako ay nabighaling muli. Dati ako 7 Adventist na pinalakot. Kami dito na pinalakot namin tahanan ng Diyos. Kaso lang nagkawatak-watak kami. Kaya pumatay ko dito. Para sa sarili ko, makikinggan ko ang mga nagpunin ni Pastor. So, sa ganun, ibabukas mo rin ang sa kasipan para magbalik. So, pinagpapasalamat sa ating mga kapatid dito sa Bungabong sapagkat sila po ay nagawa ng itong plano na muling buhayin ang Mapang Church pagkalipas ng 1 taon. At talagang ang inyong lingkod ay tuwang-tuwa sa kabila ng malayong biyahe. 120 kilometers gabi-gabi ay ang pagod ay nabaliwala dahil sa mga kaluluwang nanumbalik at muling magpapasakop sa Panginoon at kanilang sisikapin na maging handa sa pagbalik ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa. Ako po si Jabez Francisco, nagbabalita, Hope Today, NPUC News. Masaya ang naging muling pagsasama-sama ng mga Adventist ng kabataan ng South Occidental Mindoro 1 District sa kanilang idinaos na spiritual retreat makalipas ang 2 taon. Ang nasabing retreat ay puno ng fun and learning activities na bumuo ng pagkakaibigan, ganun din nagpatibay sa kanilang relasyon sa isa't isa at sa Panginoon. Si Leanne Paul Serna para sa report.
muling ibalik. Iyan ang naging tema ng ginanap na spiritual retreat ng mga kabataan makalipas ang halos 2 taon sa distrito ng South Occidental Mindoro 1. Ninanais ng mga leader mula sa iba't ibang iglesia ng distrito na sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay mas mapapatibay ang relasyon nila sa ating Panginoon at pati na rin muling magkaroon ng pagsama-sama ang mga kabataan ng distrito. Ang pag-aasikaso nito, buhat sa mga programa mula sa pagsasagawa, ay pinangunahan ng kanilang Adventist Youth District Leader na si Ernsul Narciso kasama ang bawat leader ng kabataan sa iba't ibang iglesia. Bilang paghahanda po para sa ginanap na Someone Youth Retreat ay nagpatawag po ako ng mga AOA leaders. Kami po ay nag-usap-usap sa gagawin naming programa. At kami po ay nag-tap lamang ng mga magiging resource speakers namin at sa bawat activities po ay kami na rin ang nanguna. At after po namin makapag-usap at mabuo ang programang ito, ay kami po ay umattend din sa DAC meeting upang ito naman po ipa-approve sa buong distrito. Ginanap ang retreat na ito noong 2-4 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Medyaderos Farm na pagmamayari ng pamilya ni Sister Ofelia Medyadero. Ako'y natutuwa at dito ginanap yung AY Spiritual Retreat. Itong lugar na to ay talagang itinalaga na namin sa anumang gawain natin sa church. Kaya welcome kayo lagi. Anumang mga gawain ninyo sa church, basta sa ating ikatatatag, ikasisigasig na ating banal na gawain. Dinaluhan ito ng mahigit 40 kabataan mula sa San Roque, Bagong Sikat, Bubog, Kaminawit at Ilin Island. Tunay na naging kagalakan ito sa bawat kabataan. Hindi lamang sila nagkaroon ng mas matibay na relasyon sa kanilang kapwa sa pamamagitan ng mga social activities, sila din ay nagkaroon ng pagpapatibay sa kanilang espiritual na pamumuhay bilang isang kabataang Adventista mula sa mga lektura na kanilang napakinggan. Masaya po ako na nakasama po sa retreat na ito sapagkat marami po akong mga nakilalang mga bagong kaibigan, mga naging ka-close. At isa na rin pong pribilehiyo na makasama dito dahil marami po kaming mga leksyon, mga lectures na mga natutunan habang kami po ay nasa retreat. At isang magandang paraan na rin po ito para sa aming mga kabataan na ma-refresh yung aming mga pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Mula rito sa Sitio Naitan, Barangay Batasan, San Jose Occidental, Mindoro, layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Dian Paul Joy Serna nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Nagandog ng panalangin at namahagi ng libreng babasahin. Yan ang naging mga paglilingkod ng Sardonyx Pathfinder Club ng New Princesa Seventh-day Adventist Church sa Puerto Princesa, Palawan. Yan ay ang kanilang pakikibahagi sa pagdiriwang ng 72nd World Pathfinder Day ngayong taon. Ang masaya nilang pakikisangkot, tunghayan sa balita ni Mizaira Miscala. Kasabay na 72nd taon ng World Pathfinder Day na may temang Change the World, ang Sardonyx Pathfinder Club ay nakisangkot sa pamamagitan ng online worship kasama ang iba pang Pathfinders at Master Guides sa North Philippine Union Conference. Ang Sardonyx Pathfinder Club ay isang church-based Pathfinder sa New Princesa Seventh-day Adventist Church sa Palawan at mayroong 22 aktibong mga miyembro. Kasama ang iba pang mga Pathfinders at Master Guides sa buong North Philippine Union Conference sa nasabing online worship sa umaga. At sa hapon ay lumabas ang mga ito upang maghandog ng panalangin kasabay ng pamimigay ng babasahin sa mga taong kanilang makakasalamuha. Ang aktibidad na ito ay tinapos sa pamamagitan ng sundown worship na nagkaroon ng pagbabahagian ng kanilang naging karanasan sa araw na iyon. Mababakas ang tuwa sa mukha ng bawat isang nakisangkot dahil sa muli ay nagkaroon na naman ng mga gawaing tulad nito. Masaya lang sa nagbigay ka ng mga book sa mga taong nangangailangan din at ng mga prayer na makatulong sa kanila na ano na yung mga family nila na may mga sakit. Masaya sa akin na nakatulong ako sa ibang tao. Ang pakikisangkot sa mga gawain na tulad nito is kailangan talaga yung iyong availability and your willingness
maaaring available ka, pero wala kang willingness, hindi siya magiging effective. Kailangan pagsamahin mo yung availability and willingness. And your devotion and yung gustong-gusto mo talaga yung isang bagay. Lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon, we have to be always available and willing and devoted. And that's the way how you become happy to get involved in this work. Tunay ngang napakabuti ng Panginoon at marapat lang na huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng pagtatanim ng binhi sa puso ng bawat isa. Ang mga ganitong klaseng pakikisangkot ng mga kabataan, tunay na ito ay maaaring magdulot ng inaasam na pagbabago. Mula rito sa Puerto Princesa, Palawan, Mizaira Miscala, layuni maghatid ng mga balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Sumailalim sa Children's Ministries Leadership Certification Level 9 ang Adventist Teachers sa Southern Luzon Mission. Layunin ng nasabing certification na pagyamanin ang mga kakayanan ng Children's Ministry Leaders sa paglilingkod at pangunguna sa mga bata. Ang kabuuang detalye nasa balita ni Hannah De La Roca. Puno ng galak na nagsidalo ang mga guro mula sa iba't ibang paralan ng Seventh-day Adventists dito sa Southern Luzon Mission upang dumalo sa Adventist Children's Ministries Leadership Certification Level 9 na may temang I Will Go Lead God's Children. Gabi ng Biyernes, ito ay sinimula ng Southern Luzon Mission Executive Secretary na si Pastor Renante Bareha bilang keynote speaker. Inumpisahan naman ang una sa walong session na pinangunahan ng NPUC Adventist Children Ministries Director na si Dr. Joseph Felda Calera, na isa sa tatlong resource speaker ng nasabing certification seminar. Sabado naman ang magpatuloy ang magaganda at very timely na mga session topics ng mga resource speakers na sina Mrs. Edena Lumbaw, ang retired SLM Movement, Education, Music and Adventist Children's Ministries Director, Dr. Josie Calera, ang NPUC Adventist Children's Ministries and Music Ministries Director, at ni Ms. Salve Bitito, ang SLM Education, Women and Adventist Children's Ministries Director. Layunin ng certification seminar na ito na mas ma-equip at ma-empower pa ang mga Adventist Children's Ministries leaders sa kanilang mga paglilingkod sa mga bata at kabataan sa iglesia. Well, ang ating certification level 9 na nangyayari po dito sa ating Southern Luzon Mission sa panguna po ni Ma'am Ambi Bitito na kanilang Children's Ministries or Adventist Children's Ministries Director ay very overwhelming. Nakita natin yung receptiveness ng ating mga delegates. Kaya tayo po'y natutuwa at napapasalamat sa ating Panginoon, bringing back all the glory to God for the success of this certification level. I will go with my minors! Layuni maghati ng balita may dalang pag-asa mula rito sa Southern Luzon Mission. Hannah De La Roca, ang inyong lingkod, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagsagawa ng 2 araw ng medical mission ang mga Adventista sa Barangay Kalintaan, Matnog, Sorsogon. Doon ay masaya nilang pinaglingkuran ang nasa 300 tao sa kanilang dental, optical at iba pang libreng serbisyo medikal. Nagbabalita si Verlyn Gabelo. Salamat sa pagpapala ng Diyos at may isang mabuting tao ang nagnais na magkaroon ng medical mission dito sa Kalintaan, Matnog, Sorsogon ngayong September 22 to 23. Ito ay naisagawa sa pagtutulong-tulong at pagkakaisa ng district pastor na si Pastor Rick Bolaño, ng layman na si Brother Winsel Paul Hituses, ang elder na si Brother Lemuel Cabili, at ng mga miyembro ng Iglesia ng Matnog. Sila din ay tinulungan ng kapitan ng naturang lugar. Salamat po ako dito sa Adventist na nagkaroon kami ng medical mission dito sa aming barangay. Malaking tulong na po ito na nangyari po sa aming barangay Kalintaan, Matnog, Sorsogon. Ito ay dinaluhan ng 25 na mga doktor mula sa Cebu at kanilang ginawa ang pagtutuli, pag-check ng mga mata, kasabay ang pagbigay ng mga salamin, pagbunot, pagpasta at pustiso ng ipin. At namigay din sila ng mga libreng gamot na mahigit kumulang 300 na tao galing sa 2 barangay.
Kitang-kita ang galak sa mga mukha ng mga taga-kalintaan sa naturang programa. Ako po ay lubos na nasisiyahan sa pagkakataong ito at amin din pong patuloy na idinadalangin ang lugar na ito at lalong-lalo na ang Nabinyagan at amin pong ito dinadalangin na sana tanggapin nila ang Panginoon na bilang Diyos asin tagapagligtas. Dalangin natin na patuloy pa ang mga ganitong medical mission upang hindi lamang ang ating spiritual na buhay ang malusog kundi pati na rin ang physical health natin. Mula dito sa Kalintaan Matnog Sorsogon at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ako po si Verlyn Gabelo, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Health Expo ang isinagawang paglilingkod ng mga Adventista sa mga taga Banay Street, Lower Bicutan, Taguig. Ang programang ito ay hatid ng South Taguig District Health Ministries at Adventist Community Services bilang paghahanda sa nakatakdang pangangaral sa nasabing lugar. Si Dolly Sweet Punay para sa report. Nitong nakaraang September 25, 2022 ay isinagawa ng South Taguig District ang isang health expo sa pangungunan ng Health at ACS Department ng kanilang distrito. Layunin ng programang ito na paunlarin ang kaalaman at mapabuti ang pamumuhay ng bawat mamamayan sa lugar ng Banay. Nagsimula ang programa sa ganap na alas 9 ng umaga na tumagal hanggang alas 12 ng tanghali. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ay ang cooking demo, choices, exercise, liquid, environment, belief, rest, air, temperance, integrity, optimism, nutrition, social support, and services. Ang bawat serbisyo ay may mga token para sa mga participants na nakilahok sa Health Expo. Napaglingkuran ng Health Expo ang humigit-kumulang 50 na mga individual sa lugar ng Banay. Ang nasabing programa ay naging matagumpay sa pakikipagtulungan ng Adventist Health Ministry at ng mga volunteers at advance aider ng distrito. Yan. Kaya tayo nagkaroon ng Health Expo dito sa Banay. Ito po ay part ng Adapt a Barangay na ginawa ng South Taguig District. So ito po yung pang-open natin. Alam niyo, yung health talaga yung nag-open po sa unentered territory. So isa to sa part sa aming ground preparation for the mayroon pa kasing crusade na gagawin sa November. So ang health talaga, Health Expo, ayun ang pangbubukas po sa mga unentered territory na kung saan marami kami na-invite at nag-enjoy rin naman sila at marami sila natutunan. Sa ating panahon ngayon, kalikasan dapat nating ingatan at pangalagaan upang sa susunod na henerasyon mapakinabangan. Naway mas marami pang mga ganitong programa ang mailunsad at mas marami pang matulungan at pagpalain. Ako po si Dolly Sweet Punay, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Subaybayan tuwing Sabado ng umaga ang Masayang Paglilingkod, ang programang nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang paglago sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikibahagi sa paglilingkod sa kapwa at sa Diyos. Mapapanood tuwing Sabado, 9:30 ng umaga, dito sa Hope Channel North Philippines. Magsama-sama tayo sa masayang paglilingkod. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor,
Tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito, sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako po si Kyle Gandalera at ito ang Hope Today, NPUC News.